Open? Oo, oh, pero doon na tayo mag-start sa dulo. Oh, sige, tara, tara, tara. Yo, hindi dapat vlog to eh. So, mangyayari, San Juan tour. Sama natin sa birthday boy, Brian. Yeah, yeah, yeah! Wala ko sa inyo, Dad. Ah, dude, sa labas. Sa labas. Open? Oo, oh, pero doon na tayo mag-start sa dulo. Oh, sige, tara, tara, tara. Yes, G. Oh, natalong ka? Excuse me. Museo El Deposito. Uy. Nice, aircon. Ang pangit ng outfit natin, hindi tayo sa prepared. Shhh! Sabi mo siya din yung Bonifacio eh, no? Tubig. Kasabay ng agos nito ang pagdaloy ng ating kasaysayan. Nabuo ang mga sinunang pamayanan ng Pilipinas kalapit ang mga anyong tubig. Tulad ng ilo, balis, lawa, at dagat. Nakatulong ito sa pagbuo ng kabihasnan sa kapuluan at sa pag-uugnay ng mga pamayanan sa pamamagitan ng paglalayag. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, sapilitang pinagsama ang mga pamayanan sa mga pueblo. Dahil dito, kinailangan ng iba't ibang makabagong paraan ng pagkuha at pamamahagi ng malinis na tubig upang punan ang pangangailangan ng mga tao. Museo El Deposito. It's not set on the 1880 water hydrant. Uy! Ganito yung water. This is the water hydrant in last 1880. Okay. It was installed in Carriedo. And San Juan is the location where they selected because it's near Santolan and Manila. Okay. This on the other hand is the Blancos barrel filter. And it was developed in 1850s by Governor General Antonio Maria. Blanco. Yeah, Blanco. So ito yung pang-filter nila ng from dirty water to clean water. Yeah, because as you can see the flow, the first layer is the sand and then the second layer is the charcoal or the carbon vegetal, and then at the bottom of the barrel is the filtered aqua filtered. So dati pa gumagamit na sila ng uling. Oo nga, grabe pang linis. This is the second type of the filtering barrel. This, on the other hand, uses washed charcoal as compared to this one. Yeah. So what's the difference of washed charcoal and the other charcoal? Yeah, because this washed charcoal has a more granular filter. Ano to? Ito yung ano nila? Reproduction ng pansala ng tubig na ginamit ng pamilya Rizal. Oh! Ano? Nice. So dito uminom ng tubig dati si Jose Rizal ng baby. Na may panyo. Mga saysayan yung vlog mo today. May panyo sa loob. Panyo ni Rizal. Ito yung pinuntahan natin kanina. Ito yung may vandal kanina. So sa gitna ng Dambana dito sa San Juan, mayroong nag-vandal si Omar Sebali. Sebali, kung sino ka man, Omar Sebali, Diyos ko ka. Nahanap ka ni Rodney. Dalawang mag-date pa dun. Doon tayo mamaya sa Museo Katipunan. After nito. This is a cast iron pipe. These are used to transfer potable water to the city. Ito yung blueprint ng Casa El Deposito.
Ladrillo, apog. Apog is pang paano ng ano yun, di ba? Yung yung pampahinog ng mangga. Oh, okay. So, we'd like to welcome everyone for this tour. Before we start, we'd like to show you a video of the El Deposito and the history. So we start with the pumping station. So this one, Alitsinod. So, following the plans of Palacios, the Santolan station used Cornish machines from England developed in the 19th century to pump water from the river. Coal was used to fuel to power the steam engines. Let's proceed. Labanan, San Juan del Monte. So apparently, meron silang virtual reality na ino-offer, which is under maintenance, sayang. Ano? Ito yung mga helmet. Helmet ng ano to? Amerikano? Hapon? Amerikano? This is used by the United States Army during the Second World War times. It was excavated here in El Deposito in March 2018. Ay, bago lang. So last year lang to nakita? Dito. Nice. Uy, ano to? Bangkay ng mga Pilipinong napatay sa isang kwentro malapit sa patubigang Karyedo. Bakit? Pinatay sila alam mo dati. Bakit sila pinatay? May language barrier. Dati ako sabi ng Pinoy, wait lang. Ininintindihan ng mga Amerikano. Teka lang, nag-wait lang sila dati? Oo, oh, hindi ano. Teka. So apparently, noong 1908, nagsimulang gamitin yung Wawa Dam bilang alternative water resource para sa mga taga Metro Manila. Pero as of ngayon kasi sarado na yung Wawa Dam. Wala nang gumagamit. Yun ang alam ko. Kaya bubuksan nila yung kaliwa. Ayaw nilang gamitin yung Wawa pero gusto nilang buksan yung kaliwa. Charot. What is this? Mga buto ng hayop. Things including bottled soft drinks, comb, which probably our ancestors used for beautification, and there's a whole lot more. Tama ba ako, inopen yung Karyedo Fountain nung inopen na rin yung linya ng Casa El Deposito, tama? Oo. Ah, ito na yung nilipat sa Paco. Ay, nilipat to. Yung Paco, ano, tag dun? Paco Park. May pumping dun eh. A few inches later. Museo ng Katipunan. Ito ba? Ang tondo ni Bonifacio. Luciano San Miguel. Isa sa mga pinuno ng himagsikan sa Batangas. Siyempre, si Emilio Jacinto ang utak ng Katipunan. Tama ba ako? Trinidad Texon, ang lola ni Miss Lilia Texon. Ina ng biyak na bato. Ito yung kasama ni Bonifacio. Si Gregoria de Jesus. De Jesus. At ang ating unang pangulo. Andres Bonifacio. Na pinapatay ni nasangka. Pinapatay. Emilio Aguinaldo kasi traidor. So this is the Sandubuan, and this is done to show sincerity. The new members of the Katipunan must undergo a ritual which we call Sandubuan. So ito ay isang pagpupugay sa kababaihan ng himagsikan. Josefa Rizal, ang kapatid ni Jose Rizal, ang Gregoria de si Gregoria de Jesus. May bahay at ang pangalawang pangulo ng Sangay, kababaihan ng Katipunan. Yun. At si Marina Dizon, ang kalihim o sekretary ng Katipunan. Si Angelica Lopez, taga-usig. Pamangkin ni Jose Rizal. So yun pala yung Tagalog ng fiscal, taga-usig. Gising na mga Tagalog. Solid yun yung paggamit nila. Makapangyarihan kanan mo'y ikilos. So, gising na mga Tagalog, ito ay sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Roma. Iba yun eh. Muntik na ako maniwala. Oh, man. Sorry, Emilio Jacinto. Emilio Jacinto ba to? Emilio Jacinto, no? Oo, Emilio Jacinto. Letra, tama ba? Letra de Emilio Jacinto? Oo.
kumilos na at gumising. O bayan ko, ibig mo kay tagal na napipi, ngayon magsalita na. Ah! Unang sigaw. Cebu, through the Visayan members of the Katipunan in Manila. And then in this frame, you will see the Kamindanawan. In 1892, Restituto Javier was appointed as the Supreme Council head in Katipunan of Mindanao. Andres at Oriang. Tula ni Oriang. Sina Andres at Oriang. Magmula giliw ng ikaw aking bumanaw. Katawan at puso ko'y walang paglagyan. Lakad ng dugo sa ugat ay madalang, lalo't magunita ang iyong palayaw. Ubhang malabis ang aking pagdaramdam, sa biglang pag-alis mo'y ako'y iniwanan. Alaala ko sa iyong padaraanan at gayon din naman sa iyong katawan. Saan man patutungo, iyaring kalagayan, dalamhating lubos, liit ng katawan. Magsaya't kumain, hindi magpalagay. Maupot tumindig, alaalay ikaw. 10 seconds later. So dati dito daw nag-skateboard yung mga batang San Juan. So ngayon, pero bawal na. Huwag sirain ang tiles. Sayang ang pondo ng bayan. Yeah, yeah. So dito na natatapusin yung birthday vlog ni Brian. Yeah. The San Juan birthday vlog. Kapag nga pala may Paris pa. So anong natutunan nyo ngayon? Para sa una sa El Deposito. You know what I learned is that Philippines really has a rich culture. But the millennials nowadays is not very informed. Mm-hmm. So we're not appreciating. So if only we can appreciate the history of our country, then we will have a better place to live. Actually, okay din yung nagpupunta tayo sa mga museum, eh, no? Marami tayong natututunan sa mga museum. Sana yung Antipolo may museum din. Encourage ka rin kayo na manood ng mga historic movie natin. Historic kasi hindi namin kilala yung iba doon. Para malaman natin. Hindi, at saka natutunan natin mga kaibigan ay yung mga lugar pala na pinupuntahan natin sa karunyong araw ay ito pala yung mga meaningful places na hindi natin alam. Ha? Dito? So, Shelo, dito daw umupo si Brian sa kayong ex niya. Yeah, yeah. So, pinaglabanan mini park. Try natin yung slide! Yes! Bye-bye! Ganong kaganda ang San Juan, pwede kang maglaro. Golden Chicken House. Yeah, yeah. Brother, salamat. Yeah. Happy birthday. Bodge, tara.